Dito ka ng banda mo. Kasi ito. Ito na Thank you.
malalang na masayang pagtitiwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. Magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa ikadalawang puntatlo dito sa kanilang panahon. Ang bawat pagbasa ay nahahatulin ang ating buhay bilang mga Kristiyano. Ang klase ng pagsunod ang pwede natin magawa para sa Panginoon. Kaya naman sa ating pagtitipon, tayo magpasalamat sa Diyos na tumawag sa atin. Diyos na espesyal tayo sa Kanya. Kaya naman tayo po ay nagsambayanan ang inatin ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubang ng kasala sa isi, sa tanda at sa gawa at sa aking mga pangkulang. Kaya sinasama ko sa mga nangyarihan manibiyan sa lahat ng mga kailan mga banal at sa inyo mga kapatid na kung ipananahin sa Panginoong ating Diyos. Awan tayo mga pangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Thank you.
manalangin tayo. Ama namin na pagpunyan kami mga pinubos mo at pagkong ay tumayan mo ngayon sa inatahang doon upang sa pagsampalatayan sa anak mo si Kristo makamta ng kalayaan at pamanasabihin mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalan niya. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa unang pagbasa, inilalahat ang mahalagahan ng karunungan. Kung nais ng taong maunawaan ang mga bagay na makalangit at makagawa ng maayos na manukala. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng karunungan. Sinong tao ang makatatarok ng kaisipan ng Diyos? Sino ang makaalam sa kalooban ng Panginoon? Kapos ang kaisipan ng tao at marupok ang aming mga panukala. Sapagkat ang aming kaluluwa ay dinabatak na pababa ng aming katawang may kamatayan. Ang aming katawang lupa ay pabigat sa isipang punong-puno ng mga panukala. Nahihirapan kami para mahulaan man lamang ang nilalaman ng daigdig. Nahihirapan din kami upang malaman kung ano ang mga bagay sa paligid namin. Sino kung gayon ang makauunawa sa mga bagay na makalahi? Walang makaalam ng iyong kalooban, malibang bigyan mo siya ng iyong karunungan at lukuban ng iyong diwang banal mula sa kaitaasan. Sa ganitong paraan lamang, maiwawasto mo ang mga tao sa matuwid na landas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong aming pangtahanan noon ngayon ng kailanman. Poong aming pangtahanan noon ngayon ng kailanman. Yung tao nilikamoy bumabalik sa alam mo. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong inuubos. Ang sandigong mga taon ay tarabang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang-isang matalaman. Isang sandig sa magdaman na ito ay dumalaan. Poon ang itang tahanan noon ngayon at kailanman. Mga tao'y kumakalaw na para mo may nawalis. Tarong damo sa umaga, tumutubo sa palagiin. Parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gumabi na lalantay, bulaklak ay nanalabas. Poon aming kantahanan noon ngayon at kailangan. Yamang itong buhay namin na ikli lamang na kalangan. Itanim sa isip namin upang kami ay lumunin. Hanggang kailan magtitiis na magdusa Panginoon. Kami ninyong mga lipon na binirap sa ngayon. Poon aming kantahanan ngayon noon at kailangan. Kung umagay ipadama yung wagas mong pag-ibig. At sa buong buhay namin, may galaw ang aming ami. Panginoon namin Diyos, kamisali pagkalali. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Poon aming kantahanan noon ngayon at kailanman. Sa ikalawang pagbasa, ipinaunawa ni Apostol San Pablo kay Filemon na kailangan niyang kalipuran ang pag-uri kay Onesimo bilang isang alipin at ang gabinaga bilang isang minamahal na kapatid. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Filemon. Pinakamamahal ko, akong si Pablo, subo ni Kristo Jesus at ngayon nakabilanggo dahil sa kanya. Ang nakikiusap sa iyo tungkol kay Onesimo na naakit ko sa pananampalataya samantalang ako'y narito sa bilangguan. Pinababalik ko siya sa iyo at para ko nang ipinadala sa iyo ang aking puso. Ibig ko sanang panatilihin siya sa aking piling upang sa halip mo
siya ang maglingkod sa akin habang ako'y nabibilanggo dahil sa mabuting balita. Ngunit ayokong gawin iyon nang wala kang pahintulot upang hindi maging sapilitan, kundi pusa ang pagtulong mo sa akin. Marahil, nawalay sa iyo ng kaunting panahon si Onesimo upang sa pagbabalik niya ay makasama mo siya habang panahon, hindi na bilang alipin, kundi isang minamahal na kapatid. Mahal siya sa akin, ngunit lalo na sa iyo, hindi lamang bilang isang alipin, kundi isang kapatid pa sa Panginoon. Kaya kung inaari mo akong tunay na kasama, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, inilalahad ni Jesus na ang pagsunod sa Kanya ay nangangahulugan ng masusing pag-iisip at kahandaang pumalikod sa lahat para sa Kanya. Bilang paggalang sa mabuting balita ng Panginoon, nagsisalin po ang lahat. Sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Umarap siya sa sanglat at sinabi, hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa, mga anak, mga kapatid, at pati ang sarili ng buhay na ibig sa akin. Ang sinumang hindi magpasan ang sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng kore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salapi? May pagtatapos niyon. Baka mailagay ang fundasyon niyo hindi naman may patapos. Siya'y pupuntay ng lahat na makita nito. Masabihin nila, nagsimulang magtayo ng ang tao nito pero hindi may patapos. O sinong hari magpapagigma sa kapahari ang hindi mo nang upo at pag-aaralan mabuti. Kung ang 10,000 ng awal ang may sasagumpa sa kalaban na may 20,000 kauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban at magtubo na siya ng mga kinatawan upang magkasundo. Kaya niya naman, hindi maaaring maging alagad ko at sinuman kung hindi niya tapaligtan ang kanyang buhay. Mga kapatid, ang mabuting balita nakaligtasan. Pinupuri ka namin pa nito. Pakisabi ko sa inyong katabi, pinagpala ka ng Diyos. Pinagpala ka ng Diyos. Pakisabi sa kanila, mahal ka ng Diyos. Lahat na nagmamahal kay Lord, taas ang kamay, sumigaw ng praise the Lord para sa kanilang mga Panginoon. Nalalak po ang kwento ni St. Andrew. Habang binabasa ko muli yung kanyang istorya, talagang namamangha ka sa kanyang commitment and dedication of loving and following Jesus. Alam mo kung bakit
Itong si Saint Andrew na ito, mga kapatid, ay nagpaging disciple sila focus on Jesus. Siya po ay nangaral sa iba't ibang bansa, Russia. Ano pa kanilang pinuntahan? Maaaring posible sa Epeso, sa Greece. At kung nandun po sa Greece, mga kapatid, marami siyang naatay ng mga tao na magbalik loob sa ating Panginoon. At isa na po dyan sa mga naakay niya ay si Maximilia, na asawa ng kukonsol ng panahon na yon, na ang pangalan ng kukonsol ay si Ege, no? Nung panahon na yon, mga pangit, yung asawa niya ay naakit sa Kristyanismo, naglingkod sa Panginoon. Yung kukonsol na ito ay nagal kay St. Andrew. At alam niyo kung anong ginawa niya? Sabi niyo, ano? Ano? Mas malakas pa. Ano? Magaling kaya ka kayo, ha? So, ang ginawa ay, mga kapatid, pinapulis siya, pinadakit, at pagkatapos ay pinahirapan. Pinagupit si St. Andrew at sinasabi ng kukonsol, dapat mong iwanan ang iyong pananampalataya. At ang pinakamatindi pa dyan, bukod doon sa pagpapahirap sa kanya, sabi sa kanya, kung iwawaksin mo, kinakailangan mo insensuhan ang mga Diyos-Diyosang namin o yung Diyos nila. Ayaw ni St. Andrew. Tinanggihan niya yung ano, na kahit na ito ay, kahit na siya ay papalayain. Ang ginawa ni St. Andrew, iyakap na yung buhay ng paghihirap, ang krus ng Panginoon. Kaya, ang ginawa, siya po ay pinatong sa krus din, no? Tapos, tatlong araw siyang nakabitin sa krus, ganun katindi hanggang sa siya po ay mamatay noong AD 69. So, sa buhay ni St. Andrew, nakikibahagi din siya sa isang panawagan ng ating Panginoon. Sa gospel na ito, mga kapatid, maraming sumusunod sa ating Panginoon. Hindi lang si Pedro yung sumusunod kay Jesus. Hindi lang naging isa ang sumusunod sa Panginoon. But the gospel tells us, sumusunod sa kanya ang napakaraming tao. Imagine niyo na aakit sila kay Jesus. Amen. Isa ng tanong, ano ang meron kay Jesus? Bakit ang mga tao niyang sunod ng sunod? Saan man pumunta ang Panginoon, sunod ng sunod? Ano yan? Aso? Hello? Hi. Pag meron sumusunod sa iyo, ano ang kahulugan niyan? Ibig lamang sabihin niyan, maganda ang kalooban ng tao niyan, gusto ka niya. Amen? Amen. Diba? Sa ating Pilipino, pagpangit ang kalooban niya, pangit na nga, pangit pa yung kalooban. Oh. Amen? Amen. Maaaring ayawan ka. Totoo hindi? Totoo. Diba? Ayaw natin ng pangit makisama. Diba? Gusto natin masaya. Gusto natin maganda. Kaya si Jesus, maganda yung kalooban niya. Sapagkat yung pinapakita niya ang paghahari ng Diyos, paghahari ng kagandahang loob. Hindi paghahari ng kasamaan, kundi paghahari ng kagandahang loob. Kaya yung mga tao, saan man siya magpunta, sunod ng sunod. Amen. Kaya, mga kapatid, gusto nilang maging disipulo ng Panginoon. Ang discipleship, sabi po ng isang manula, Patricia Sanchez, ang discipleship is not a special invitation or vocation intended to a few. Hindi lamang para sa ilan ang naging disipulo ng Panginoon. Ito ay bukasyon ng lahat ng gusto o willing to serve, willing to follow, willing to give up everything for the sake of Jesus Christ. Amen. Amen. Kaya lahat pwedeng sumunod. No? Hindi ko pwedeng sabihin, ay, naku, kami lang ang Kristiyano. Kayo hindi.
Hindi pwede yung ganun. Kundi sinasabi para sa lahat ng naniniwala. Kaya hindi mo pwede tanggihan ang ibang gustong sumati. Gustong maakit sa Kristyanismo. Alam mo, lagi ko sinasabi sa inyo, bakit dumami ang Kristyanismo sa panahon na iyon? Sabi niyo, bakit? Bakit? Naakit sila sa pagmamahal at pagmamalasakit. Ikaw ba, maakit ka ba sa walang iya at pataray? Hello? Right. Diba? Pag nataray yan, ayaw mo na yan. Pag natapang yan, ayaw mo na yan. Pag walang iya yan, ayaw na ayaw mo yan. Amen? Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, maganda ba ang kalooban mo? Ano sagot? Yung iba umiinig-inig lang. Sabi nila. So, in reality, talagang sila po ay kasama. Kaya sa gospel na ito, may dalawang tatlong content o sinasabing tatlong aral sa discipleship. Una, sinasabi sa akin, yung turo ng Panginoon ay merong ipag-ibig-ipakahulugan una sa ating kanila at pangalawa sa atin at sa pagkalahatan. Dapat ibigin ng tao una sa lahat ang Diyos. Amen? Amen. Bukod sa iyong sarili, no, sa pamilya mo, ang wala-walang ibang ibigin, wala naman, kundi unang-una ibigin ang Diyos. Sa Gospel San Lucas, napaka-forceful ng kanyang invitation and very shocking. Sabi doon, kung sino man ang gustong sumunod sa akin, sabi ganoon, kapuotan niya ang kanyang uy. Sarili. Amen. Amen. Kapuotan mo yung sarili mo. Kapuotan mo yung ama, ina mo, kapatid mo, asawa mo, biyanan mo, at syempre, ang iyong sarili. Pero sa gospel ni San Lucas ay isang maneyo, malumanay. Sabi niya, kung sino mang umiinig sa kanyang ama at ina, nagigit sa akin, ay hindi karapat dapat sa akin. O diba? Napaka-soven. Masyadong, ano, hindi brusko yung dating. Kaya nga, sa local version, yung salitang kapuotan, ay hindi naman po nag-i-imply na sinasabi namin na talagang iwan mo in a literal sense. Yung alam mo, ipoporsek mo yung pamilya mo. That's not the point. But the point of Lucas ay sinasabi niya, it is about evangelical and prioritization. Prioritization. Ibig sabihin, ano talaga ang priority natin sa lahat? Ikaw, sino ang priority mo? Sarili mo, pamilya mo, o ang Diyos? Amen. Mamimili ka, ang unang priority ng tao. Sino? Diyos. Sino ulit? Diyos. Sure. Una, ang Diyos. Pangalawa, ang iyong pamilya. Amen. Amen. Kasi kung mauna lagi ang pamilya, mga kapatid, siguro mamaya na yun. But the point is, to be a disciple of Jesus, mga kapatid, must make Jesus priority. Siya ang sentro ng buhay mo. Ibigay ang buhay kay Jesus. Una si Jesus sa puso mo. At ang relasyon sa pamilya, mga kapatid, ay mahalaga rin. Pero dapat unahin ng pamilya at ng bawat isa ang Diyos. Amen. Amen. Kaya nga, sabi nga nila, ang discipleship ay may tatlong ibig ipakahulugan ng ating commitment sa Panginoon. Una, nasabi sa akin, ibigay ang lahat kay Kristo at ang demand ng mabuting balita na dapat i-commit mo ang buhay mo sa ating Panginoon. Amen. Amen. Kung talaga una ang Diyos, mga kapatid, kung love natin ang Panginoon, edi sana
maganda ang buhay ng lahat. Tama, mali. Tama. Hindi ka magiging makasarili eh. Diba? Kundi isipin mo lagi, it is for God. Para ito sa Panginoon. Para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Tama, mali. Tama. For the glory of God. Pero alam niyo sa Pilipinas, tayo ay family-oriented. Tama, mali. Diba? Dahil family-oriented tayo, malakas talaga sa atin yung pamilya. Malaga yung pamilya. Okay naman yan eh. Culturally. Diba? Sa kulturang Pilipino, talagang angat ang pamilya. Pero minsan, sa pag-angat ng pamilya, nakakalimutan natin ang pagsunod sa Panginoon. Yung total commitment with God. Because meron din po siyang disadvantage. Alam niyo kung bakit? Sabi niyo, bakit? Kasi nga naman, pag kinuna sobra-sobra ang pamilya, tignan mo yung mga politiko na naglilingkod daw sa bayan, inuna na agad yumaman ang kanilang pamilya. Tama, mali. Ang palagang mukha. Totoo, hindi? Diba? Imagine mo yung totoo naglilingkod sa bayan yan. Tatay, mayor. Ang asawa, vice mayor. Ang anak, representative. Tapos ang kamag-anak, counselor. Ano ba yun? Hello? Hi. Sila na lang ang umaman. Nasa kanila lang punta ang ating mga taxes. Ang kakapal ng mga. Garapan. Amen. Kaya sa madaling salita, anong ginawa nila sa politika? O din naman sa akin yan eh. Ang problema ay naging business ng pamilya ang politika. Kaya nga, family business. Hello? Hi. Kaya nakakalungkot. Amen? Nakakalungkot. Alam mo kung bakit nakaganyan sila? Sabi niyo, bakit? Dinodon sila. Amen? Amen. Kaya yung iba nagagalit sa akin eh. No? Ang mga politician, father, ang sakit ko naman magsalita. May karapat ka naman ng asawa ko mag-ano, mag-lingkod. Na bakit? Siya lang ba pwede mag-lingkod? Amen? Amen. Eh, siyempre, kung magnanakaw, eh, paano na yun? Eh, black together kayo, pamilya kayo eh, malakas ang dugo eh. Eh, kung magsasabi, uy, ito ang project na gagawin natin, ha? Alam natin, kapapalit ko lang na kami. Ito. Wala nang aalma. Amen? Amen. Diba? Wala nang aalma. Bakit? Pamilya eh. Business of the family. Diba? Kaya, black together. Ha? 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 Kaya, nakakatawa na lang, tinatawanan naman tayo ng ibang bansa eh. Kasi tayo din may kasalanan. Amen? Amen. Kaya yun, talagang ipuntaki na mamayagpang sa lipunan. Kaya kahit nagsisimba, naku, hindi ko mga maintindihan, bibigyan ko ng kumunyo, hindi. Kasi sunod-sunod rin. Si Mayor, si Vice Mayor, puro pamilya nila lang sa'yo, pila-pila din sila. Eh, paano yun? Paano yung reconcile? Katawan ni Kristo. Tapos yung tatanggap, magnanakaw. Hello? Kaya yun yung problema. Amen? Amen. Pero Kristiyano yan. Diba? Yun yung ano eh, yung dilema. Kaya pakisabi ko sa katabi mo, kapatid, magising ka na. Magising ka. Anong sagot? Opo. Parang hindi pa. Dapat magising na tayo sa katotohanan. Amen! Amen. Kasi yun ang problema. Mabigyan lang tayo ng pera, ng pabor. Humingi lang tayo ng pabor ang ating pamilya. Ayun! No? Meron lang tayo sabihin natin, mabait. Mabait pa yung pinakawan ka na. So, double standard yan. Kaya pag ganyan ang klase, hindi pwede yun.
Hindi ka pwedeng maging sakal na Kristiyano. Amen? Amen. Mabait. Tapos magdanakaw pang Kristiyano. Hindi pwede yun. Dapat straight. Pag sinabi talaga, lingkod ni Kristo, I love Jesus, hindi ako magdaraya. Amen. Amen. I love Jesus, unang ko ang Panginoon, kapakanag ng aking kapwa, it is for Jesus. Amen. Amen. Diba? Kahit na minsan kapwa ko siya, eh. Sa bigaya na lang, ha? Sa bigaya na lang. Unang niya, uy, ito muna sa akin, muna ito sa akin. Tapos ako titira na doon sa ayuda, yung tira-tira na lang. Amen. Nauna sa barangay, ano? At ang kanyang mga kasama. Nangyayari ba yan? Nangyayari na. Kaya pakisabi doon sa katabi mo, kapatid, huwag nang dadaya. Ano sa doon? Tama yan. Pangalawa, ay, konti na lang. Pangalawa, mga kapatid, sa akin ay yung aking willingness and ability na dalihin o pasalin ang krus ng Panginoon. Pero pag pinasa natin ang krus ni Jesus, may consequence. Hindi pwedeng wala. Amen. At hindi po madali magpasan ng krus ng Panginoon. Anong sabi ng salita ng Diyos? Ang hindi magpasan ng krus ng Panginoon, you cannot be my disciple. Amen. Hindi ka pwedeng maging alagad ng Panginoon. Hindi rin pwedeng sabihin na ang Kristiyano ay ano, talagang yes, masayang tunay. Diba? Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Totoo yun. Masaya. Pero kahit nagpapasang ka ng krus, masaya. Kasi kung meron mang unang nagpasang ng krus, mga kapatid, mula sa una, sa ascension, hanggang sa huli, ang nagdala niyan, walang iba si Jesus, ang perfecto modelo ng pagpapasan ng krus, paghihirap, pagsasakripisyo, pagbigay ng buhay ng kanyang sarili, bagamat siya'y Diyos, dahil siya ay nagmamahal sa lahat. Palapakan natin ang Panginoon. God is good. Amen? Siya mismo. Kaya kung tayo, katulad ng mga alagad, nakikibahagi yan sa paghihirap ni Kristo. Nakikibahagi yan sa pagpasa ng krus. Eh tayo din maraming krus eh. Tama, mali. Maaaring ang krus hindi yung in-afford ng sinasabi natin mabigat na pagdala ng Panginoon. Pero may mabigat din tayo dalangin. Una, may krus din tayo. Financial. Walang pera. Tama? Aba, pag wala kang pera, krus din na. Amen. Kaya yung iba, pag walang pera, maingit ang ulo eh. Tapalan ng pera. Ang sayo. Diba? Totoo hindi. Masaya kung walang ano, pag may ano, pag ito ay may pera. Pero pag Kristiyano ka, may pera o wala, alam mo, maligaya ka. Dahil nakikibahan ka sa paghihirap ng Panginoon. Amen. Amen. At hindi lang ng krus mo, may krus ka din physically. Yung ikaw ay dumadanas ng matinding problema sa iyong katawan. May karamdaman ka. Sino rito ang may mga sakit? Tasa kamay na gustong gumaling. Ang dami. Buti na lang, dito hospital. Alam mo, totoo lang, no, na tayo dumadanas physically, no? At naniniwala ako, parang yan ng buhay natin. May krus tayo. Hindi lang yan. Marami tayong alalahanin. Ang dami natin problema. Problema mo sa asawa mo na nababae. Krus din yan. Amen. Amen. Na yung asawa mo na yan, ilang beses mo na nahuli, walang kadalatan. Ang hirin ng babae. Amen. Amen. Walang matigil-tigil. No? Hindi pala kontento sa kagandahan mo at seksyal mo. Mahal pa ng iba. Naku. Yung mga lalaki. Hindi naman lahat. Tama. Oy, hindi naman kayo yan eh. Pero yung reality, dami natin pinapasa ng krus. Diba? Lahat tayo, hindi naman lang ang nahulugan pag sumunod ka sa Panginoong Jesucristo, eh, prosperity na lang ang prosperity. Hindi. Kundi nadanas ka na paghihirap. At kung nadanas ka ng paghihirap ngayon, accept it. And then, Lord, dapat iba yung pananaw mo. Have faith in God.
Imbis na magbukbuk ka dyan sa tabi dahil marami kang puso sa buhay mo, imbis na ikaw ay umiyak na umiyak, nako, I tell you, magdasal ka, pumunta ka ng simbahan, magbabad ka sa Diyos, pagkatapos niyan, luluwag ang kalooban mo at higit sa lahat, mga kapatid, magiging ibang perspektibo mo pagdating sa buhay nito. Kasi ang bawat isang dapat na may problema, ipinagpapa sa Diyos ang lahat ng Diyos niya. Amen! Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magtiwala ka sa Diyos. Magtiwala ka sa Diyos. Iba, magtiwala tayo sa Diyos. At ang ikatlo ay, kung gustong sumunod sa Panginoon, renunciation of possession. Alam niyo natin, ang possession ay ang material na bagay ay mahalaga sa atin. Pero dapat gamitin ang material na bagay dapat sa isang paraan na matuwid. Amen. Maganda magkaroon ng kayamanan. Sino rito ang gustong yumaman? Nasa kamay. Uy, magmayaman na kayo. Huwag ako kakalimutan ka na. Joke lang. Pero totoo yun. Kasi minsan pag ang tao may kakayanan, mayaman, may posisyon, may possession, minsan tumarating tayo doon sa walang kakontentuhan. Na umaagaw sa paglilingkod at pagsunod, pagmamahal natin sa Panginoon. Nagdi-distract sa paglilingkod sa Diyos. Imagine mo na nalangin, Lord, payamanin mo ako, maglilingkod ako sa iyo. Aba, nung umaman, nakuwala na doon sa simbahan. Ang doon, party! Ayun, napaparty, na-hold up, namatay. Oh. Kaya, pag sinabi nga ni Lord, biyayaan mo ako, huwag mo makalimutan ng Diyos. Amen? Amen. Pinagalungan ka ng biyaya eh. Ang nangyari na distract ka sa yaman mo. Naku, ginamit mo ang kayamanan mo sa mali. Amen? Kaya nga, minsan, ang kayamanan ay ano, nagiging alipin tayo ng kayamanan. Amen? Pag naging alipin ka ng kayamanan, naku, hindi ka lang sasakalin. Hindi ka lang ipokos, talagang ipokoses ka pa ng kayamanan. Kasi ang isipin mo na lamang, yaman, kayamanan. Iniisip mo na lang, pera. Naku, kulang na lang talaga, at parang mukha mo ng pera. Amen. Baka ikaw yung tao naglalakad na punong-puno ng pera sa mukha, nakakaliya. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mukhang pera. Anong sagot? We. Kaya, my brothers and sisters, tuditin ko, sapagkat ang pagsunod sa Panginoon, moral and spiritual, dapat pagsunod sa Panginoon, unahin si Jesus, pasanin ang krus, i-renounce ang mga material na bagay. Sa totoo lang, ako bilang isang pari, para sa akin, mahirap maging pari. Amen. Hindi po madaling maging pari. May mga pinagdaanan din ako sa buhay. Lalo-lalo na nagbibigay ko ang buhay ko sa Panginoon. Alam niyo, binigay ko yung buhay ko kay Lord was January 5. Birthday ko yun, no? Sabi ko na po, Lord, gusto ko pagka binigay ko ang buhay ko sa iyo, akaraw ng aking kaarawan. Kaya ginawa ko, pumunta ko ng seminaryo at binigay ko yung buhay ko sa Panginoon. And that day, no, sabi ko, Lord, i-give up ko ang mga bagay alang-alang sa iyo. Mahirap i-give up. Alam niyo kung bakit? Sabi niyo, bakit? Una, mahirap kami. Walang susuporta sa namin ito. Namatay na yung aking stepfather. Wala nang bubuhay sa kanya. Pero alam niyo, basta nagtiwala ka sa Panginoon, at talagang gusto mo yung pangarap na yan, gagabayan ka ng Diyos. Amen. Amen. Hindi ka mababayaan ng Diyos. E yung nanay ko, sabi ko sa kanya, iiwan kita. Ako ay magpapahal. Sabi ko ng nanay ko, sige anak, susuportahan kita. Sabi ko, tayo mo na ba? Sabi ko, kaya ko na. O at least, o binigay ko. Mahirap din pala. Kasi pag nasa loob ka, nagkasakit yung nanay mo, mapipilit lang kang gusto mong lumabas o hindi lalabas. Tapos meron pang mga surroundings, meron ka mga kaibigan
nagiging supportahan, kahit kasusuportahan. Amen. Meron pa talaga magkasabi sa iyo, bakit ka pwede sanang kasusuminaryo na yan? May sakit na ang nanay mo, lumabas ka na, magagalang buhay ka. Para at least magagalang buhay ka, may tulong ka sa magulang mo. Ganun, no? Pero yung mga sinasabihan ko, may mga tayo yun. Amen. Talagang hinahatak ka papalabas. Alam mo ang demonyo, talagang walang ibang ginawa kundi mag-inay. Amen. Talagang hinigalatin ka. Alam mo, nagsasalak pa yun. Lord, gusto mo ba lumabas? Alam mo, sabi ng Panginoon, ako hindi. No? Alam niyo, si Lord ang gumawa ng paraan na natili ako hanggang sa nakita ko ang glory ng Diyos. Dahil nalampasan ko ang lahat ng mga pagsubok na yan. At bilang isang pari, humaharap pa rin sa maraming pagsubok. Amen? Pero, ang buhay ng Kristiyano, mga kapatid, pagkabas hindi madali, pero masaya. Amen. Amen. Kaya kung ikaw ang Kristiyano na nagpapasak ka ng cross, nirinansin mo ito, at luna mo ang Panginoon, dapat masaya ka. Amen. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, masaya ka di ba? Anong sagot? Dapat ang Kristiyano na nagliligtos, nagmamahal sa Panginoon, masaya. Amen? Amen. Tanungin natin ng lady minister, masaya ba kayo naglilingkod kay Lord? Huwag ka yung itsura. O ang ating mga choir ng puro lalaki, masaya ba kayo naglilingkod kay Lord? Amen. Amin, masaya yan. Amen. Amen. Kaya ito, nakikutuwa ko sa kanila, lahat sila masaya. Ngayon po ba, gusto maglilingkod kay Lord? Gusto nyo po ba maging masaya? Ibigay mo ang buhay kay Jesus, pasalin mo ang krus, at irinamos mo yung bagay na nagpapaalipin sa'yo. And truly, Jesus said, ikaw ay totoo kong disipulo. Ang lahat ay magsabi na? Amen! Hindi na. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na? Amen! Tapos na. Tumasang pala tayo ako. Napakabuti ng Panginoon.
Bagamat maulan, lumabas sa iba, lumabas sa iba. Amen.
Tumayin niyo ang Panginoon at sa itaas na doon sa puso at iwa. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama namin, kapangyarihan mo yung marapat ng Diyos ang aming pasalamatan. At sa iyong aming buhay, Panginoon, sa pagkira sa pamuhay namin, araw-araw pinatamahan sa namin ng pagmamahal. Kapatid, hindi mo dati sa katawan ng pagkakasan ng aming buhay, na alam mo maglapat sa aming pagkakas na halang mabuhay kami sa pinintayan namin. Kaya kasama mo nyo, sa aming kapatid sa iyo lang ng pagkakasalutan, kami lang po din sa iyong kalakdaan. Tinawakan niya, tinapay, pinasalamatan kanya, pinaglaki-laki niya ng kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, kailangan do para sa inyo. Hindi naman matapos sa mga tinawakan ng kanyang ng kanyang pinasalamatan, inabot ng patas sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inulitong tayo sa aking mundo. Ngayon, bakit ko lang ang gantukan? Ang aking pinagbubos para sa para sa lahat. Sa kapag papatawag mo pa lang, gawin ito sa pag-alahal sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Kami nagpapasalamat dahil kami narapang tumayo sa araw mo para magingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalasalo sa katawan ng Kristo ay mahukod sa kakalisan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amanin natin simbahan na ganang kundaging, tususin mo kami sa pagiging. Sa isang Francisco na aming Papa, Ate Dennis na aming Kristo at ang panagkaparehan. Alalaan mo, kapit namin yung nagpagkakas sa inyong mabubuhay, kaya hindi na lahat mga kumanaw. Sawa mo sa patuloy sa iyong karunagan. Tawal, ipapatid ng lahat, magsatis yung buhay ng walang wakas. Kaya sana ang mahalang ng Maria ng Diyos, pansela ng kabiyak ng puso, kaya sana ang kusura sa lahat ng mga banal na namuhay sa daging na karagulugod sa iyo. May pagdiwan mo namin ang mga karakan mo sa pamamagitan ng lahat na aming Panginoon sa Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama na sa Kanya, ang lahat ng parangalan papuloy sa iyo. Diyos, amang makamalingan, kasama ng Espiritu Santo, magpatawalan ng lahat. Diyos na mabuti ang mga nanin.
ng Diyasara at masama ng kalaban at kapayapaan araw-araw at kasasalanan at ilalit sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinalalikan ang pinakaraw ng pagpapahayag ng nagkapagligtas namin si Jesus Cristo. Thank you.
pagsalo sa insertasyon na banal ay yung pinalalakas sa inyong buhay. Pagdapatin kami makapanginapas sa buhay ng anak na para sa sarili ng alay, binaalang kapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalan ng Amen. Matapos ang malalamisa, mamaya na yung huwag na pumalit sa inyong mga lugar at
I remind you also na patitipan ako sa final dressing o isa o final dressing ay huwag mo na pong aalis, no? So mahalaga po yun sa ating patiniwan. Tapusin mo na ang final dressing pagkat hindi naman po sinihan, no? Na para pagka pinos na yung ano ay aalis na tayo. Kaya nakalungkot ko sin iba, dami na agad umaalis. At pangalawa, mga kapatid, bilang tulong nyo na sa aming community, nagbebenta kami ng mga pagkain sa likod. Nakita niyo po yung kubo na nila sila ng saludo. Naawa ko sa kanila kanina kasi mulan ang kalakas kasi wala po ngayon eh. Walang kapal sila. So ngayon, bilang tulong nyo naman, alam ko naman generous kayo, you are loving people, mga kapatid, please buy some of the food, no? Eh, mura lang naman po yun. The more you buy, the more kayo nakatulong. Sino dito ang gustong pagpalain ng Lord? Basta naman! Amen! Bumili kayo. Thank you. Sumayin nyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng mga pangyarihan Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen! Humayin kayong paglal ang kapayapaan ng Kristo. Albert Asagas, Lucia Valentino,